Maligayang araw! Halina't subaybayan ang isang seryeng pang-akademiko, ang online MP4, manood at matuto sa Asignatur, Pilipino. Magandang araw sa inyo, mga mag-aaral. Ngayon ay unang linggo na sa ika-apat na markahan at ang ating tatalakayin ngayon ay kaligirang pangkasaysayan ng El Filibusterismo. Halina at mag-aral na tayo. Pero bago tayo tumungo sa ating pag-aaral, may mga layunin tayo na kailangan ninyong matamo pagkatapos ng araling ito. At ito nga yung mga pinakamahalagang kasanayang pampagkatuto o yung tinatawag nating MELCs o Most Essential Learning Competencies. At ang una na kailangan ninyong makamit pagkatapos ng ating aralin ay napahahalagahan ang napanood na pagpapaliwanag ng kaligirang pangkasaysayan ng pagkakasulat ng El Filibusterismo sa pamamagitan ng pagbubuod nito gamit ang timeline. Ikalawa, na isasalaysay ang magkakaugnay ng mga pangyayari sa pagkakasulat ng El Filibusterismo. At ikatlo, na isusulat ang buod ng kaligirang pangkasaysayan ng El Filibusterismo batay sa ginawang timeline. At ngayon ay pakinggan natin ang ginawa kong record tungkol sa kaligirang pangkasaysayan ng El Filibusterismo. Makinig kayong mabuti mga mag-aaral ha, sapagkat pagkatapos na iyan ay mayroon kayong mga sasagutan at kailangan alam ninyo ang sunod-sunod na pangyayari na nabanggit sa kaligirang pangkasaysayan ng El Filibusterismo dahil mamaya meron kayong gagawin. Halina at makinig tayo. Kaligirang pangkasaysayan ng El Filibusterismo. Bago pa man bumalik sa sariling bayan si Jose Rizal noong Oktubre 1887, marami ng kasawi ang dinanas ang kanyang mga kamag-anakan at kaibigan dahil sa pagkakasulat niya ng Noli Tanghere. Nang mga panahong yaoy, nagdanas din ng suliranin sa lupa ang mga magsasaka ng kalamba. Ito ay kanilang inilapit kay Rizal na humingi naman ng tulong ang pagdinig sa kaso ng problema sa lupa. Napasabay pa sa pagdinig ng kaso ni Rizal ukol sa pagpapalathala ng tinaguriang makamandag na babasahing Noli Tanghere. Maraming mga tuligsa at pagbabanta ang tinanggap ni Rizal. Ang kanyang pamilya ay giniyagis din ng maraming mga panggigipit. Sinimula ni Rizal ang nobelang El Filibusterismo sa harap ng karanasang ito. Magkakabisa sa kanya kaipala ang mga sakit sa loob na dinanas niya at ng kanyang pamilya. Bagaman may mga pagpapalagay na may plano si Rizal para sa ikalawang nobela. Naiba ito ng mga pangyayaring kinasangkutan niya sa pagbabalik sa sariling bayan. Tuwiran at dituwiran, naapektuhan ito ng wala pang anim na buwang pagkamalas niya ng mga kasamaang ginagawa ng mga pari katulad ng pagpapayaman sa kanilang mga asyenda, pangaakit sa mga babae, panggugulo, pagliligpit sa mga kaaway at iba pa. Nilisa ni Rizal ang Pilipinas noong Pebrero 3, 1888 dahil sa pangamba niyang mapanganib ang buhay ng mga mahal sa buhay. Katakot-takot na liham ng mga pagbabanta na karamihan ay walang lagda ang dumarating at ipinayo ng gobernador na bumalik siya sa ibang bansa. Ani Rizal sa isang sulat na ipinadala niya kay Blumintritt habang naglalakbay. Lahat ng mga punong panlalawigan at mga arsobispo ay naparoroon sa Gobernador General araw-araw upang ako'y ipagsumbong. Ang buong ahente ng Dominico ay sumulat ng sumbong sa mga alkalde na nakita nila akong lihim na nakikipagpulong sa mga babae at lalaki sa itaas ng bundok. Totoong ako'y naglalakad sa bundok kung bukang liwayway na kasama ng mga lalaki, babae at bata upang damhin ang kalamigan ng umaga. Ngunit lagi may kasamang tenyente ng Gwardiya Sibil na marunong managalog. Inalok ako ng salapi ng aking mga kababayan para lisanin ang pulo. Hiniling nila ang mga bagay na ito hindi lamang sa aking kapakanan kundi sa kanila na rin sapagkat marami akong kaibigan at kasalamuha na maaaring ipatapon kasama ko sa Balabag o Marianas. Dahil dito, kahit may kaunting karamdaman, ako'y dali-daling nagpaalam sa aking pamilya. Hindi nagwaka sa paglisa ni Rizal ang suliranin. Ang kanyang pamilya ay inusig. Umakyat ang kaso sa lupa ng mga merkado, Rizal, hanggang kataas-taas ang hukuman ng Espanya.
Maraming kamag-anak niya ang namatay at pinag-usig. May isa pang tinanggihang mapalibing sa libingang Katoliko. Sa gitna ng mga pag-aalalang ito, giniyagi si Rizal ng mga personal at political na suliranin. Nangungulila siya kay Lino Rivera at waring walang kasiglahan ang inspirasyong dulot ng paniningalang pugad kay Nelly Bausted. Sinasagot niya ang kabi-kabilang tuligsang tinatamo ng Noli Mitanghere. Namatayan siya ng dalawang kaibigan at mababa ang pagkikilalang iginagawad sa kanya ng mga kasama sa kilusang propaganda. Bukod dito'y dumanas si Rizal ng suliranin sa pananalipi. Naisiwalat ni Rizal ang kanyang paghihirap sa isang liham na naipadala kay Jose Maria Baza. Ako'y nahihinawa na sa paniniwala sa ating mga kababayan. Parang sila'y nagkakaisa upang maging mapait ang aking buhay. Pinipigilan nila ang aking pagbabalik. Nangangakong bibigyan ako ng tustos at pagkatapos na gawin sa loob ng isang buwan ay kakalimutan ng muli ako. Naisanla ko na ang aking mga alahas. Nakatira ako sa isang mamurahing silid. Kumakain ako sa mga pangkaraniwang restaurant upang makatipid at mailathala ko ang aking aklat. Hindi naglaon iyon. Titigil ko kung walang darating sa aking salapi. Ah, sasabihin ko sa iyo kung hindi lamang sa iyo, kung hindi lamang ako naniniwalang may mga mabubuti pang Pilipino. Nais kong dalhin ang aking mga kababayan at ang lahat sa demonyo. Sa kabutihang palad ng lahat ang pag-asa ni Rizal, dumating ang hindi niya inaasahang tulong ni Valentin Ventura mula sa Paris. Ipinadala niya ang kabuuan ng Google sa pagpapalimbag ng aklat matapos mabalitaan ang pangangailangan ni Rizal sa salapi. Natapos limbagin ang aklat noong Setyembre 18, 1871 sa Gent-Wevelgem. Inihandog ni Rizal ang nobela sa alaala ng mga paring sina Gomez, Burgos at Zamora. Ang pagkahandog na ito sa tatlong paring martir ng ikalawang nobela ni Rizal ang pangunahing dahilan kung bakit ito ay itinuturing na isang nobelang politikal. Naglalahad din ito sa isang matalaarawang pagsasalaysay ng mga suliranin ng sistema ng pamahalaan at ang mga kaakibat na problema. Problema sa lupa, pamamahala, pamamalakad ng relihiyon at edukasyon, katiwalian at iba pa. Tuwiran at dituwiran, masasalamin din ang mapapait na karanasang gumiyagis kay Rizal sa ilang mga eksena at yugto ng nobela. Masagisag at malarawan ang ebolusyon ni Simon mula kay Crisostomo Ibarra. Bagaman hindi maiiwasang makilala ang mga kapaitan at kabiguan sa paraang hindi maipagkakamali, kasama na pati ang pangungulila at pag-aasam sa pag-ibig. Sa El Filibusterismo, ipinakilala ni Rizal ang isang pagbabanyuhay niya bilang isang nobelista. Ito pa ang mga karagdagang impormasyon. Ang nobelang El Filibusterismo, literal na ang filibusterismo o ang paghahari ng kasakiman, ay ang pangalawang nobelang isinulat ng pambansang bayani ng Pilipinas na si Jose Rizal, na kanyang buong pusong inialay sa tatlong paring martir na lalong kilala sa bansag na Gumborza o Gomez, Burgos at Zamora. Ito ang karugtong o sequel sa Noli Mitanghere. At tulad sa Noli, nagdanas si Rizal ng hirap habang sinusulat ito. At tulad din ito, nakasulat ito sa Kastila. Sinimulan niya ang akda noong Oktubre 1887 habang nagpa-practice ng medisina sa Kalamba. Sa London noong 1888, gumawa siya ng maraming pagbabago sa plot at pinagbuti niya ang ilang mga kabanata. Ipinagpatuloy ni Rizal ang pagtatrabaho sa kanyang manuskrito habang naninirahan sa Paris, Madrid at Brussels at nakompleto niya ito noong Marso 29, 1871. Sa Biarritz, inilathala ito sa taon ring iyon sa Gent. Isang nagngangalang Valentin Ventura na isa niyang kaibigan ang nagpahiram ng pera sa kanya upang maipalimbag at mailathala ng maayos ang aklat noong Setyembre 22, 1871. Ang nasabing nobela ay pampolitika na nagpapadama na nagpapahiwatig at nagpapagising panglalo sa maalab na hangaring makapagtamo ng tunay na kalayaan at karapatan ng bayan. At ito ay mula sa URL na https://filipinotech.com/
www.wordpress.com/2013-03-29-kasaysayan-ng-l-filibusterismo/comment-page-1/. Ayan, mga mag-aaral, pagkatapos ninyong marinig ang aking recording, ako ay naniniwala na talagang kayo naman ay nakinig sa aking ginawang recording. Yung kaligirang pangkasaysayan ng El Filibusterismo ay nagpapaliwanag lamang kung paano nabuo o paano naisulat yung El Filibusterismo. Ang haba-haba ng inyong pinakinggan, subalit mamaya ay meron kayo ritong mababasa na kung saan ay alam naman ninyo dapat yung mga pagkakasunod-sunod noon. Hindi ko na kailangang ulitin pa ng paliwanag sapagkat malinaw naman doon sa recording na kung paano nabuo ang El Filibusterismo iyon. Lalo na kayong mag-focus ay doon sa karagdagang impormasyon na ibinigay ko sapagkat doon manggagaling karamihan ng tanong dito sa tinatawag nating gawain sa pagkatuto bilang isa at ito ang panuto. Pagsunod-sunurin ang mga pangyayari sa kaligirang pangkasaysayan ng El Filibusterismo. Isulat ang numero 1-5 sa mga patlang. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Ayan, kung mapapansin ninyo, ma'am, bakit po numero hindi bilang? Sapagkat alam naman natin lahat na ang El Filibusterismo ay wikang Kastila. Ayan, at ang unang patlang na kalagay diyan ay pagbitay sa Gomborza. Ikalawang patlang, tumulong si Valentin Ventura sa pagpapalimbag ng nobela. Ikatlong patlang, sinimulang isulat ni Rizal ang nobela. Ikaapat na patlang, nailathala na ang nobela sa Gent, Belgium. At ikaapat na patlang ay lumipat si Rizal sa Brussels, Belgica, kung saan mas mura ang mga gastusin sapagkat kulang ang kanyang pera sa pagpapalimbag ng nobela. Muli mga mag-aaral, ilalagay ninyo kung alin diyan ang naunang pangyayari doon sa limang iyon. Yun ay una, ikalwa, ikatlo, ikaapat, ikalima. Parang ikaapat lang ang nasabi ko. Ano? Nako, talagang si ma'am ay parang may sakit pa yata. Ayan, dinaan lang sa red lipstick. Ayan, o yan, dumiretso na tayo. Ilalagay ninyo diyan, alin ba yung nauna? Lalagyan ninyo ng bilang isa. Alin ang ikalawa, syempre lalagyan ng ikalawa at hanggang dun sa kadulunan ay lalagyan ninyo ng ikalimang bilang. At alam na alam po na alam nyo ang isasagot sapagkat nakinig kayo sa ginawa kong recording kanina. Dumako tayo sa kasunod. Ang kasunod na ating pag-uusapan ay kanina kaligirang pangkasaysayan ng El Filibusterismo. Sino nga ba ang sumulat ng El Filibusterismo? Alam nating lahat na iyan ay si Dr. Jose P. Rizal. Kaya alamin muna natin kung ano nga ba ang kanyang talambuhay sa pamamagitan muli ng pakikinig sa ginawa kong recording. Halina at muli makinig tayo rito. Talambuhay ni Dr. Jose P. Rizal. Si Jose Protasio Rizal ay ang pambansang bayani ng Pilipinas. Siya ay sinilang sa Calamba, Laguna noong Hunyo 19, 1861. Ang kanyang mga magulang ay sina Ginoong Francisco Mercado at Ginang Teodora Alonzo. Ang kanyang ina ang naging unang guru niya. Maaga siyang nagsimula ng pag-aaral sa bahay at ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa Binian, Laguna. Nakapagtapos siya ng bachelier sa Agham sa Ateneo de Manila noong Marso 23, 1876 na may mataas na karangalan. Noong 1877, ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa Universidad ng Santo Tomas at Universidad Central de Madrid hanggang sa matapos niya ng sabay ang medisina at pilosopiya noong 1888. Natuto rin siyang bumasa at sumulat ng iba't ibang wika kabilang na ang Latin at Greco. At nakapagtapos siya ng kanyang masteral sa Paris, France at Heidelberg, Germany. Ang kanyang dalawang nobela, Noli mi tangere at El
El filibusterismo, naglalahad ng mga pang-aabuso ng mga prayles sa mga Pilipino at mga katiwalian sa pamahalaan ng Kastila. Noong Hunyo 18, 1872, ay umuwi ng Pilipinas si Dr. Jose P. Rizal. Nagtatag siya ng samahan, tinawag ito na La Liga Filipina. Ang layunin ng samahan ay ang pagkakaisa ng mga Pilipino at maitaguyod ang pag-unlad ng komersyo, industriya at agrikultura. Noong Hulyo 6, 1872, si Jose Rizal ay nakulong sa Fort Santiago at ipinatapon sa dapitan noong Hulyo 14, 1872. Apat na taon na siya na malagi sa dapitan kung saan nang gamot siya sa mga may sakit at hinikayat niya ang mamamayan na magbukas ng paaralan. Hinikayat din niya ang mga ito sa pagpapaunlad ng kanilang kapaligiran. Noong Setyembre 3, 1876, habang papunta siya sa Cuba upang magsilbi bilang serohano, inaresto siya. Noong Nobyembre 3, 1876, ibinalik sa Pilipinas at sa pangalawang pagkakataon, ikinulong siya sa Fort Santiago. Noong Disyembre 26, 1876, si Jose Rizal ay nahatulan ng kamatayan sa dahilang napagbintangan siya na nagsimula ng rebelyon laban sa mga Kastila. Bago dumating ang kanyang katapusan, naisulat niya ang Mi Ultimo Adios o ang huling paalam upang magmulat sa mga susunod pang henerasyon na maging makabayan. Noong Disyembre 30, 1876, binaril si Jose P. Rizal sa bagong bayan na ngayon ay Luneta. At napakapalad naman talaga natin sapagkat kung wala ang nolimitang here at kung wala ang el filibusterismo, wala tayong kalayaang tinatamasa ngayon. At ngayon naman, siguro magtatanong kayo, bakit ko kayo pinakinig ng talambuhay ni Dr. Jose P. Rizal sapagkat ang kasunod na gawain ay may kaugnayan dito. At ito yun. Sabi nga natin ay hindi na natin kailangan pa na iyan ay ulitin sapagkat narinig nyo naman ng maayos. Kaya ito ang ikalawang gawain sa pagkatuto at ito ang panuto. Magsaliksik ng mahahalagang detalye sa buhay ni Dr. Jose Rizal at ibalangkas ito gamit ang character profile. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Ayan, mabait ang inyong guro. Sa halip na kayo ay magsaliksik, ako na mismo ang nagsaliksik upang kayo na lamang ay makinig o kayo nga ay nakinig kanina para sa inyong sasagutan. Doon sa gitna nakalagay Jose Rizal o si Dr. Jose P. Rizal. Doon sa bandang kaliwang bahagi, ilalagay ninyo ang personal na impormasyon. Ano ba ang personal na impormasyon? Siyempre, ang kanyang mga magulang, o kanyang mga kapatid, para bagang kayo ay nagsasagot ng inyong biodata. Yan yung personal na impormasyon. Pero wala di yung nababanggit muna kung sino ang mga crush-crush. Ayan, at baka ilagay ninyo naman, ayun naman ay autograph na. Pero basta may kinalaman sa personal na impormasyon, yun ang ilalagay ninyo. Sa bandang kanan naman ay ang edukasyon. Yung mga paaralan na pinag-aralan ng ating bayan at iyon naman ay nabanggit sa recording na ginawa ko kanina. Sa bandang kaliwang bahagi naman ng ibaba ay nakalagay ay katangian. Doon sa napakinggan ninyo na recording kanina, ano-ano ang mga katangian ng ating pambansang bayani. At siguro naman, kahit hindi ninyo napakinggan yung recording na iyon, ay alam niyo na agad. Dahil syempre, naging pambansang bayani siya, ano ang dapat niyang maging katangian kung siya ang ating pambansang bayani. At syempre, dito naman sa kanang bahagi sa ibaba, ano-ano yung kanyang mga akda. Alam niyo mga mag-aaral, napakaraming mga akda na nagawa ng ating pambansang bayani. Subalit, baka hindi magkasya sa inyong sagutang papel, yung pinakamahalaga na lamang o dalawang mahalagang akda na kanyang ginawa ang maaari ninyong isulat diyang sagot. Ayan, alam ko na magagawa ninyo yan sapagkat naintindihan ninyo ng malinaw ang recording at ang panuto sa ikalawang gawain. Kaya dumako tayo sa kasunod. Ang kasunod naman ay
tatalakayin natin ang buod ng El Filibusterismo. Kayo ay makinig muling mabuti dito sa recording na ginawa ko, sapagkat mamaya ay may mga tanong uli na manggagaling diyan. At talagang ang pakikinig ay susi upang kayo ay mas matuto. Halina at pakinggan natin ang buod ng El Filibusterismo. Buod ng El Filibusterismo. Nagsimula ito sa isang paglalakbay ng bapor sa pagitan ng Maynila at Laguna. Kabilang sa mga pasahero ang mag-aalahas na si Simon, si Isagani at si Basilio. 13 taon na ang nakalipas mula nang mamatay si Elias at si Sisa. Nakarating si Basilio sa San Diego at sa isang makasaysayang pagtatagpo ay nakita niya si Simon sa pagdalaw sa libingan ng kanyang ina sa loob ng libingan ng mga Ibarra. Nakilala niyang si Simon ay si Ibarra na nagbabalat kayo. Upang maitago ang ganitong lihim, ay tinangka ni Simon na patayin si Basilio. Nang hindi ito natuloy, ay hinikayat niya ang binata na makiisa sa kanyang layuning maghiganti sa pamahalaang Kastila. Si Basilio ay tumanggi dahil gusto niyang matapos ang kanyang pag-aaral. Habang ang Kapitan General ay nagliliwalilo sa Los Baños, ang mga estudyanteng Pilipino ay naghain ng isang kahilingan sa kanya upang magtatag ng isang akademya ng wikang Kastila. Ang kahilingang ito ay napagtibay sapagkat napag-alamang ang mamamahala sa akademyang ito ay mga praile. Sa gayon, sila ay di magkakaroon ng karapatang makapangyari sa anupamang pamamalakad ng nasabing akademya. Samantala, si Simon ay nakipagkita kay Basilio at muling hinikayat ang binatang umanib sa binabalak niyang paghihimagsik at mangulo sa isang pulutong na sapilitang magbubukas sa kumbento ng Santa Clara upang agawin si Maria Clara. Subalit hindi naibunsod ang ganitong gawain dahil si Maria Clara ay namatay na ng hapong iyon. Ang mga estudyante naman, upang makapaglubag ang kanilang sama ng loob ukol sa kabigo ang natamo, ay nagdaos ng isang salusalo sa Pansiteria Macanista de Buen Gusto. Sa mga talumpating binigkas habang sila'y nagsisikain, ay tahas ang tinuligsa nila ang mga praile. Ang pagtuligsang ito ay nalaman ng mga praile, kaya ganito ang nangyari. Kinabukasan ay natagpuan na lamang sa mga pinto ng universidad ang mga paski na ang nilalaman ay mga pagbabala, pagtuligsa, at paghihimagsik. Ang pagdidikit ng mga pasking ito ay ibinintang sa mga kasapi ng kapisanan ng mga estudyante. Dahil dito ay ipinadakip sila at naparamay si Basilio, bagay na ipinagdamdam ng malabis ni Huli na kanyang kasintahan. Ang mga estudyanteng ito ay may mga kamag-anak na lumakad sa kanila upang mapawalang sala sila. Si Basilio ay naiwang nakakulong dahil wala siyang tagapamagitan. Sa isang dako naman ay pinamanhik ni Huli kay Pare Camora na tulungan siya upang mapalaya. Ngunit sa halip na makatulong ang paring ito, ay siya pang naging dahilan ng pagkamatay ni Huli gawa ng pagkalundag nito sa durungawan ng kumbento. Upang maisagawa ni Simon ang kanyang balak na paghihiganti, ay nakipagsama siya sa negosyo kay Don Timoteo Pelaez, ang ama ni Juanito. Sa ganitong paraan ay nagawa niyang makipagkasundo ang kasal na Juanito at Paulita Gomez. Ang magiging ninong sa kasal ay ang Kapitan General. Naanyayahan din niya upang dumalo sa piging na idaraos ang may mataas na katungkulan sa pamahalaan at mga litaw na tao sa lungsod. Pagkaraan ng 2 buwang pagkapiit ay nakalaya rin si Basilio sa tulong ni Simon. Kaagad siyang nagtungo kay Simon upang umanib sa paghihimagsik. Sinamantala ni Simon ang ganitong pagkakataon upang ipakita sa binata ang bomba na kanyang ginawa. Ito ay isang lampara na may hugis granada at kasinlaki ng ulo ng tao. Ang magarang ilawang ito ay siya niyang handog sa mga ikakasal na sina Juanito at Paulita. Ipapalagay ni Simon ang lamparang ito sa gitna ng isang kioskong kakanan na ipasasadya niya ang pagkakayari. Ang ilawan ay magbibigay ng isang maningning na liwanag at pagkaraan ng 20 minuto ay manlalabo. Kapag hinangad na itaas ang mitsa upang paliwanagin, ay puputok ang isang kapsulang fulminato de mercurio.
Ang Granada ay sasabog at kasabay nito ay ang pagkawasak at pagkatunaw ng kioskong kakanan at walang sino mang maliligtas sa mga naroroon. Sa isang dako naman ay malakas na pagsabog ng dinamita sa lampara ay siyang magiging hudyat upang simulan ang paghihimagsik na pangungunahan ni Simon. Mag-iikapito pa lamang ng gabi ng araw ng kasal at si Basilio ay palakad-lakad sa tapat ng bahay ng pinagdarausan ng handaan. Di kawasay nanaog si Simon upang lisanin niya ang bahay na iyong di maluluwata ng pagsabog. Ang nanlulumong si Basilio ay susunod sana, ngunit namalas niyang dumating si Isagani, ang naging katipan at iniirog ni Paulita. Pinagsabihan niya itong tumakas ngunit di siya pinansin, kaya't napilitan si Basilio na ipagtapat kay Isagani ang lihim na pakana, subalit hindi rin nagpatinag ang binatang ito. Nanlalamlam ang lampara, ang pansin na di mapalagay ni Kapitan General. Utang na loob, ipakitaas ninyo, pare Erine, ang mitsa. Kinuha ni Isagani ang lampara, tumakbo sa azotea at inahagis ito sa ilog. Sa gayon ay nawala ng bisa ang pakana ni Simon para sa isang paghihimagsik sa sandatahan. Tumakas siya sa bahay ni Pare Florentino sa baybayin ng karagatang Pasipiko. Nang malapit ng napag-abot ng mga alagad ng batas ang mag-aalahas, uminom siya ng lason upang huwag pahuli ng buhay. Ipinagtapat niya sa pari ang tunay niyang pagkatao at isinlaysay niya dito ang malungkot na kasaysayan ng kanyang buhay. Mula nang siya ay bumalik sa Pilipinas buhat sa Europa. 13 taon na ang nakalipas ang pag-iibigan nila ni Maria Clara at pagbabalat kayo niya na mag-aalahas sa pakay na maiguho ang pamahalaan at makapaghiganti sa pamamagitan ng isang paghihimagsik. Pagkatapos ng mga umpisal ay namatay si Simon. Sa nais maiwaksi ang napakalaking kayamanan na iwan ng mag-aalahas, kayamanang naging kasangkapan nito sa pagtatanim ng mga buktot na gawain ay itinapon ni Pare Florentino sa karagatan ang kahong asero na kinatataguan ng di matatayang kayamanan ni Simon. Ayan, matapos ninyong marinig ang buod ng El Filibusterismo, alam pong kayo ay nakauugnay diyan sapagkat alam kong tandang-tanda pa ninyo kung ano ang nangyari sa Noli ni Tanghere. Mga mag-aaral, muli ang Noli ni Tanghere o ang El Filibusterismo, yan ay magkaruntong. Ang una ay Noli ni Tanghere na pinag-aralan ninyo nung kayo ay nasa ikasyam na baitang at ngayon nga na kayo ay nasa ikasampung baitang na sa ikaapat na markahan, iyan ay pagpapatuloy. Kaya hayaan ninyo na bigyan din natin ang buod ng El Filibusterismo ating iuugnay doon sa natutunan ninyong buod o doon sa bawat kabanata ng Noli ni Tanghere. Siya nga pala mga mag-aaral, may ipapasa ako sa inyo na video lesson na gawa ng Sir Romel O. Pustor kung paano gamitin yung app ng Noli ni Tanghere at El Filibusterismo na nandun na lahat kahit wala kayong internet. Pagkatapos nitong video lesson na ito ay ipapasa ko rin ito sa inyo para hindi na natin tatalakayin yung kabuuang buod ng Noli ni Tanghere. Doon na lamang kayo magbabasa para kung medyo nakalimot kayo dahil sa pandemic na nararanasan natin ngayon, ay inyo doong mababasa yung buod at para maipagpatuloy ninyo sa bawat kabanata naman ng El Filibusterismo. Ayan, balikan lang muna natin yung simula ng buod ng El Filibusterismo. Kung inyong matatandaan, yun ay nagsimula ay doon sa Bapor Tabo. Alam ninyo ang Bapor Tabo ay para iyang Titanic. Kung kayo ay nakapanood ng Titanic, doon sa taas ay nandoon sina Rose dahil sila ay mayayaman, nandoon sa taas, at doon sa ibaba ay sina Jack naman bilang mahihirap. Kaya mapapansin doon sa itaas ng Bapor Tabo na doon si Simon dahil siya ay mayaman at isa siya doong mag-aalaha, samantalang sina Isagani naman at sina Basilio ay nadoon sa ibaba ng Bapor Tabo. Ituloy natin ang ating kwento. Si Basilio ay nakarating doon sa San Diego dahil nga doon niya nakita si Simon. Balikan lang natin yung Noli ni Tanghere, mga mag-aaral ha. Bakit kaya nakilala ni Basilio na si Simon ay si Crisostomo Ibarra? Kung inyong matatandaan, di ba si Sisa sa Noli ni Tanghere ay nawala sa kanyang katinuan? Kaya noong siya'y nawawala sa katinuan, nakita siya ni Basilio. Ay di habol-habol
ni Basilio itong si Sisa. Si Sisa, sa kanyang pananakbo, nakarating siya sa gubat ni na Ibarra. At dahil nga nawala sa katinuan si Sisa, pumasok siya dun sa isang kubo ng mga Ibarra. At pagkatapos noon, sinarado niya ang pinto. Kaya ang ginawa ni Basilio, umakyat siya sa puno. At nung pag-akyat niya sa puno, doon sa sanga, bigla siyang lumagpak. At alam niyo ba ang nangyari? Bumalik sa katinuan si Sisa. Nung makita niya na may dugo si Basilio, akala ni Basilio ay patay, akala ni Sisa ay patay na si Basilio. Kaya nagkaroon siya ng malay, di ba naalala niya? Kaya siya nawala sa katinuan dahil may nakita siya na kulay puting tela na pag-aari noon ni Basilio na may dugo. Akala niya ay patay na si Basilio, subalit inampun lamang siya doon ng isang mag-anak sa gubat. At nung balik ni Sisa sa kanyang katinoan na nakita si Basilio, ay siya ay nawala na ng malay o namatay na itong si Sisa pagkatapos bumalik sa katinoan dahil sa sinapit niya doon sa asawa ni Alperes na si Doña Consolacion, sapagkat pinagsasayaw si Sisa at talaga namang hinahagod noong sabi nga ay kung napanood niyo yung Passion of the Christ, kung paano paluin si Jesus, ganun yung pinapamalo kay Sisa, kaya siya ay namatay. Nung namatay naman si Sisa, biglang pagbalik naman ng ulirat o nawalan lang ng malay si Basilio at nakita niya yung kanyang ina. At noong tagpong iyon, dumating itong si Crisostomo Ibarra na akala ng lahat na si Crisostomo Ibarra ay patay na, subalit hindi ito patay at ang namatay ay itong si Elias. At sinabi ni Ibarra o ni Crisostomo Ibarra kay Basilio na sunugin na kasama yung katawan ni Sisa at itinuro doon kung saan nakalagay yung kayamanan at doon din na nakalibing yung mga magulang doon at nandoon din sa gubat ng Ibarra yung puntod o sabi nga ay yung kanyang pamilya o doon si Don Rafael Ibarra. Ayan. Kaya nakilala niya iyon. Siya lamang ang may alam na itong si Crisostomo Ibarra ay si Simon. Kaya naman nung siya ay makilala ni Simon ay hinikayat niya na sumama sa kanya pa sa paghihimagsik. Pero nung aayaw ay tangka niya itong patayin. Pero hindi naman pumayag itong si Basilio sapagkat siya nga ay mag-aaral pa rin. At nung pagkakataong iyon, ay may mga estudyante na sabi nga ay gustong magtatag ng akademya ng wikang Kastila. Pero hindi naman para magkakaroon ng katuparan sapagkat ang mamumuno doon ay hindi naman kapwa nila Pilipino at hindi nga niya iyon pinayagan. At ang kasunod ay si Simon ay nakipagkita kay Basilio at muling hinikayat na sila ay pupunta doon para buksan yung Santa Clara. Alam ta naman ni Maria Clara ay patay na itong si Crisostomo Ibarra. Kaya naman ang nangyari ay itatakasana nila. Pero kawawa naman itong si Maria Clara, hindi na niya nakayanan ng lungkot kaya namatay na siya doon sa kumbento. At hindi na inabot yung ganayong pagtakas. At ang mga estudyante ay nagdaos ng salo-salo at may mga paski na inilagay doon na padamay si Basilio. At dahil si Basilio ay walang mga kamag-anak upang siya ay palayain at siya ay nakulong, ay si Huli, yung kanyang kasintahan, ay humingi ng tulong kay Pare Camora. Pero itong si Pare Camora, kumbaga man sa Nolini Tanghere, pwede natin itong itulad kay Padre Salve na mayroong gusto dito kay Huli itong si Pare Camora at siya nga ay tangka nitong gagahasain at mas minabuti na lamang nitong tumalon kaya ito ang nagdulot ng kanyang pagkamatay. At sabi nga natin sa bahaging kasunod ay sinabi ni Simon yung kanyang balak na paghihiganti at ang plano niya ay siya ay makikipagsama sa negosyo kay Don Timoteo Pelaez na ama ni Juanito upang sa pagpapakasal kay Paulita de Gomez at marami nga naman pupunta doon ay doon magaganap ang kanyang plano dahil lahat ng mga sikat na tao ay pupunta doon at sinabi niya na meron siyang inihandang bomba na napakaliwanag doon ng ilaw at pagkatapos noon
Kapag ka ito'y lumabo na, kapag nagtaas, ito ay sasabog. At lahat ng mga sikat na tao o makapangyarihan tao ay nandoon at kasama sa magiging pagsabog. At doon magsisimula ang himagsikan. Subalit, hindi ito natuloy sapagkat nandoon itong si Isagani. At si Isagani naman ay ito ay dating kasintahan nitong si Paulita Gomez ay hindi nga lang sila nagkatuluyan dahil nga hindi naman mayaman itong si Isagani. Kaya ito ay hindi sa kanya mapapakasal. At nasabi ni Basilio yung plano kay Isagani. Kaya nung itataas na yung mismong bomba o yung lampara, kinuha yun ni Isagani at iyon ay itinapon doon sa ilog. Kaya hindi natuloy ang plano ni Simon. At si Simon ay pinaghahanap na ng mga alagad at siya ay dumiretso din kay Padre Florentino. Ipinagtapat niya ang lahat mula sa kanyang pagkatao na siya si Crisostomo Ibarra at siya nga ay naghihiganti. Hanggang sa ang nangyari nga ay malapit na siyang mahuli, uminom na lang siya ng lason kaysa mahuli ng mga iyon. At na kay Padre Florentino ang lahat ng kanyang kayamanan na itinapo na lamang nito sa karagatan. Alam ninyo, mga mag-aaral, ako nga ay natutuwa. Talagang kung pakaiisipin ninyo, ay sabi doon ay itinapon ay sa Pasipiko. Tapos ang pagkakapaliwanag ay may bundok, may mga bahay. Kung ating pakasusuriin ay dito sa Quezon, doon naman sa Tayabas ay wala naman mismo talaga doon na lugar na may dagat. Kung ating pakasusuriin ay maaaring yung kayamanang iyon ay itinapon doon sa Pasipiko, malalakas ang alon, aba ay di iyon ay pwedeng maging iyon ay sa Pulilio. Alam ninyo, nakatutuwa nga dahil itong nolimitanghere ang karugtong ay El Filibusterismo. At kung inyong mapapansin, may karugtong pa ang El Filibusterismo. Ito'y pinamagatang ang mga ibong mandaragit na sinulat naman ito ni Amado V. Hernandez. At doon makikita yung kayamanang itinapon ni Simon na may nakakuha doon pangunahing tauhan na ginamit naman nila iyon upang sila naman ay magkaroon ng budget yung mga manggagawa dahil sila ay si Amado V. Hernandez ay ama ng mga manggagawa. Talagang napakaganda ng nobelang iyan. At dahil diyan, mga mag-aaral, naibuod na sa inyo yung kabuuang mangyayari ng El Filibusterismo. Pero huwag kayong magsasawa na ito'y patuloy pang pag-aralan sapagkat sa mga susunod na linggo ay iisa-isahin iyan ng bawat kabanata. Hindi ko lang masyado ngayong ikwenento bawat detalye sapagkat iyan ay bibigyang pandiin sa mga kasunod na leksyon. Basta alam lamang ninyo yung pinakang buod. Kaya nga rito nakalagay sa gawain sa pagkatuto bilang 3, panutong para sa online classes, panoorin ng isang video presentation ng kaligirang pangkasaysayan at buod ng El Filibusterismo mula sa isang YouTube or link o maaari ding sariling gawa ng guro o digitized material. Ayan, dahil kayo na may modular o kahit online, hindi nyo na kailangang manood pa ng video presentation sapagkat kung narinig naman ninyo yung ginawa kong recording, yun din yung nilalaman noon. At dito naman sa modular, basahin ng pinagyamang pluma 10, aklat 2, ang kaligirang pangkasaysayan ng El Filibusterismo na nasa mga pahina 433 hanggang 437 at ang buod ng nobela sa mga pahina 452 hanggang 454. Pero kung kayo'y modular, hindi nyo na rin kailangang basahin iyan sapagkat wala rin naman kayong mga aklat, wala rin akong hawak sapagkat yun namang narinig yung recording ay iyon na iyon. Kaya ngayon dumako tayo sa gawain sa pagkatuto bilang 4. Ang panuto ay sagutin ang mga sumusunod na tanong. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Ang unang bilang, bakit mahalagang matutuhan muna ang kaligirang pangkasaysayan ng isang akda? Sasagutin ninyo kung bakit. Bakit daw kailangan munang matutunan yung unang recording na inyong narinig? Bakit ba iyon mahalaga? Sasagutin nyo. At ang ikalawa, paano nakatulong ang kaligirang pangkasaysayan sa lubos na pagkaunawa sa nobela? Alam niyo yung tanong ng una at ikalawa, parang
pareho lamang yung pinupunto. Pero kailangan malaman ninyo ano nga ba ang kahalagahan ng kaligirang pangkasaysayan upang maunawaan ninyo ang nobela. Dumako naman tayo sa gawain sa pagkatuto bilang lima. At ito ang panuto. Isulat ang mga magkakaugnay na mga pangyayari sa pagkakasulat ng El Filibusterismo. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Ilalagay ninyo ang unang pangyayari, ikalawang pangyayari, ikatlong pangyayari, ikaapat na pangyayari, at ikalimang pangyayari. Kung inyong matatanong, ma'am, ano pong pangyayari iyon? Ang nakalagay diyan ay magkakaugnay na pangyayari sa pagkakasulat ng El Filibusterismo. Ang tinatanong diyan ay hindi yung mismong buod ng El Filibusterismo. Ang tinatanong diyan ay kaligirang pangkasaysayan ng El Filibusterismo. Ibig sabihin, paano nabuo, paano na isulat ang El Filibusterismo? Isusulat ninyo yung unang pangyayari. Yan yung kaunahan ninyong recording na napakinggan. Hindi yung kapapakinig lamang ninyo ngayon dun sa buod ng El Filibusterismo. Muli, mga mag-aaral, yung mga magkakaugnay na pangyayaring iyan ay kung paano isinulat ang El Filibusterismo, yung kaligirang pangkasaysayan, hindi buod ng El Filibusterismo. Naintindihan? At alam ko naman na talagang iyan ay inyong nauunawa. Dumako naman tayo sa mga tauhan sa El Filibusterismo, sapagkat mamaya ay malaki ang kaugnayan na iyan sa kasunod na gawain. Muli, pakinggan ninyo ang video, ang recording na ito. Mga tauhan sa El Filibusterismo. Simon, mayamang mag-aalahas, pinagkakamalang indyong Ingles, Amerikano, Mulato, Portugues at Cardinal Moreno. Isagani, isang binatang may matayog na isipan, makata at katipan ni Paulita Gomez. Paulita Gomez, katipan ni Isagani, mayaman, maganda, pamangkin ni Doña Victorina. Basilio, isang binatang nakapag-aral ng medisina sa sariling sikap. Huli, katipan ni Basilio, anak ni Cabezang Talas, nagpaalila upang matubos ang ama. Pari Camora, paring mukhang artilyero. Pari Salve, tinatawag na Mosca Muerta o Patay na Langaw. Pari Sibila, Vice Rector ng Universidad. Pari Irene, kaibigan na tagapayo ni Kapitan Tiago, namamahala sa pagpapatayo ng Akademya ng Wikang Kastila. Pari Fernandez, may kaibigang pangangaytwiran, kaibigan sa kapwa pari. Pari Florentino, amaini Isagani. Cabezang Talas, naging kabesa di barangay, dati isang tahimik na tao, ngunit nang angkinin ang korporasyon ng mga praile ang lupang sinasaka, ay sumama sa mga tulisan. Don Custodio, pinakamasipag sa lahat ng nagpapalagay, kilala rin sa tawag na Buena Tinta. Ginoong Pasta, isang abogadong sanggunian ng mga praile kung may suliranin, pinagsanggunian din ng mga estudyante tungkol sa pagpapatayo ng akademya. Benzaib, manunulat at mamamahayag. Doña Victorina, Pilipinang kumikilos at umaasal na tulad ng isang tunay na Espanyola at itinuturing na mapait na dalandan ng kanyang asawa. Quiroga, kaibigan ng mga praile, naghahangad na magkaroon ng konsulado ng mga Inchik. Don Timoteo Pelaez, isang negosyante, maswerteng nakabili ng bahay ni Kapitan Tiago, ama ni Juanito. Mataas na kawani ang nagmamalasakit sa mga Pilipino na kawani ng pamahalaang Kastila, katunggali ng Kapitang General sa pagpapalaya kay Basilio. Kapitan General, ang pinakamataas na pinuno ng bayan, sugo ng Espanya, malapit na kaibigan ni Simon. Hermana Penchang, ang manang na umampon kay Huli na ginawang katulong ang dalaga, mahilig sa pagpaparami ng indulhensya. Placido Penitente, nag-aaral ang pagkamana ng gol, magaling sa Latin, pinakamatalino sa bayan ng Batangas, hindi nag-aaliwa ng mga propesor, kaya binalak ng huminto sa pag-aaral. Makaraig, mayaman at isa sa pinakamasigasig na isang magkaroon ng akademya ng wikang Kastila. Juanito Pelaez, mapaglangis at kinagigilaywa ng mga propesor, mapanukso, kuba at umaasa sa katalinuhan ng iba. Sandoval, isang Kastilang kawani na salungat sa mga ginagawa ng kanyang mga kababayan, nagpatuloy ng pag-aaral sa Pilipinas.
Rekson, isang mag-aaral na palaisip subalit pesimistiko o lagi may kaibigo ang laging natatanaw sa hinaharap. Ayan, matapos ninyong marinig ang mga tauhan sa El Filibusterismo, hindi ko na iyan iisa-isahin pa sapagkat baka maikwento ko na ang mula una hanggang 39 na kabanata ng El Filibusterismo ay unang linggo pa lamang ito. Lahat ng mga tauhan diyan ay iisa-isahin ipaunawa sa mga susunod pang mga linggo ng mga guro sa Filipino ng ikasampung baitang. Kaya ang mahalaga lamang ay pahapyaw ninyong makilala ang mga pangunahing tauhan sa El Filibusterismo. Kaya naman, dumako naman tayo sa gawain sa pagkatuto bilang anim. At ang panuto ay gumawa ng timeline ng kaligirang pangkasaysayan ng El Filibusterismo gamit ang grapikong presentasyon. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Ang una diyan na makikita ninyong kahon na kalagay pagsulat ng nobela. Ilalagay ninyo diyan paano ba isinulat ang El Filibusterismo. Paano ito nagsimula at paano ito nalimbag. Ang pagbabatayan ninyo diyan ay yung unang recording, yung kaligirang pangkasaysayan ng El Filibusterismo. Ang kasunod na kahon ay buod ng nobela. Ang pagbabasehan naman ninyo diyan ay yung buod ng El Filibusterismo na nirecord din natin mula doon sa Bapor Tabo hanggang doon sa pagtatapon ni Padre Florentino ng kayamanan ni Simon. At ang kasunod na kahon ay tema at kasaysayang pangkonteksto. Sa kabuuan, ano nga ba yung tinatawag na tema o paksa? At iyan naman ay nabanggit doon sa dahilan kung bakit isinulat ang El Filibusterismo doon sa unang recording. At ang kasunod, pamagat ng nobela, paghahambing o inspirasyon ng nobela. Makikita ninyo din ang daming inspirasyon sa nobela doon sa kaligirang pangkasaysayan ng El Filibusterismo doon sa unang recording. Kung kanino iyan mga inialay, kung kaninong mga tao at hindi lamang doon sa tatlong taong iyon, marami pang nabanggit sa buhay ni Rizal. At doon sa kahulihang kahon nakalagay mga tauhan. Kaya natin inisa-isa kanina yung mga tauhan ng El Filibusterismo sapagkat diyan ninyo ilalagay yung mga tauhan na binanggit kanina. Maaari din naman kayong diyan na maglagay na ang mga tauhan doon sa kaligirang pangkasaysayan ng El Filibusterismo. Maiba po dun sa gawain sa pagkatuto bilang lima, yung mga magkakaugnay na pangyayari, maaari din kayong maglagay doon ang mga magkakaugnay na pangyayari doon sa buod ng El Filibusterismo. At pwede din maglagay ng magkakaugnay na pangyayari doon sa kaligirang pangkasaysayan ng El Filibusterismo. Maaari lagi yung mga iyon. Kaya naman, dumako tayo sa kasunod. Ibuod ang kaligirang pangkasaysayan ng nobela batay sa timeline na iyong ginawa sa gawain anim. Kanina ay doon sa mga kahon na inilagay ninyo, hindi na ninyo ikakahon. Yung kabuuan noon, nung naintindihan ninyong isinulat sa kahon, ilalagay nyo naman ang buod dito sa nakalaang espasyo. At alam kong kayang-kaya nyo iyan sapagkat maaari naman ninyong balikan yung mga recording kapag may nalimutan kayong detalye. Dumako na tayo sa pagtataya. Piliin ang titik ng tamang sagot sa bawat bilang at isulat sa sagutang papel. Unang bilang, ang El Filibusterismo ay patlang nobela ni Rizal. A unang, B ikalawang, C ikatlong, D ikaapat na. Alam na alam ninyo ang sagot sapagkat sa kaunahan pa lamang recording ay nabanggit na kung pang ilan iyan. Ikalawang tanong, anong pangyayari ang tumatak sa isip ni Rizal na naging inspirasyon niya sa pagsulat ng nobelang El Filibusterismo? A. Pagbitay sa Gomburza.
B. Pag-agaw ng kanilang lupain. C. Sapilitang paggawa ng mga Pilipino. Letter D. Pananakot ng mga Espanyol. Yan yung pinaka dahilan talaga kung bakit naisulat ang El Filibusterismo. Kung inyong mapapansin, ma'am, lahat po na may tama. Pero pipili kayo alin yung pinaka-isang talagang tama lamang sagot. Ikatlong tanong, ang mga sumusunod ay mga isyong inilantad ni Rizal sa nobelang El Filibusterismo maliban sa A. Reforma sa edukasyon, B. Katiwalian ng namamahala sa gobyerno, C. Pang-aabuso ng mga paring Espanyol, D. Pagtulong ng mga mayayaman sa mahihirap. Alam niyo na ang mga sagot diyan. O ang isa sagot diyan, hindi mga at isa lang ang sagot dahil tingnan ninyo, mga positibo ang mga pamimilian. Pero may mga pamimilian na para namang hindi para doon. Alam niyo na agad ang isasagot. Ikaapat, iniingatan ni Rizal na huwag mapa sa kamay ng mga puwang ang kanyang aklat. A. Filipino, B. Espanyol, C. Incheck, D. Japones. Alam niyo naman ang sagot at kanina pa nga ay sinabi ko na yung salitang numero ay nabibilang sa salitang puwang. Alam niyo na ang isasagot. Ikalima, isinulat ni Rizal ang El Filibusterismo hindi upang mabasa ng mga Espanyol kundi A. upang mabasa ng mga Filipino, B. upang mabasa ng mga kaaway, C. upang maipagyabang sa mga kaibigan, D. upang kumita ng malaking halaga. Siyempre naman, bakit nga ba naging bayani si Dr. Jose Rizal? Ano ang kanyang katangian? Masasalamin iyan sa kanyang sa mga pamimilian, kaya alam ko na alam nyo ang isasagot. Ika-anim, alin sa mga sumusunod ang katangian ng paglalahad ni Rizal ng mga pangyayari sa nobela? Letter A, satirikong paglalarawan. Letter B, karikaturang mga tauhan. Letter C, may limitadong katatawanan. Letter D, lahat ng nabanggit. Kayo na ang pumili sa bawat bahagi. Ikapito, nagsimula ang nobela sa paglalakbay ng isang A. Bangka, B. Tren, C. Bapor, D. Karwahe. Nabanggit ko kanina yung parang Titanic ni Rose at saka ni Jack. Sabi niya, every night in my dream. Ay nako, uulan na. Baka lalo pang sumama ang pakaramdam ni Ma'am. Dumako na tayo sa ikawalong bilang. Siya ang pangunahing tauhan ng nobela na higit na mapusok at may mapaghiganting layunin. Letter A, Crisostomo. Letter B, Gobernador General. Letter C, Simon. Letter D, Kabesang Talis. Sino ba ang pangunahing tauhan? Alam niyo na ang isasagot. Dahil siya ay na doon mula pa man sa nolimitang hirin magpahanggang sa El Filibusterismo. Ikasyam, nagtapos ang nobela sa puwang. Pagtatapon ng bangkay ni Simon sa dagat. B. Paghuhukay ng kayamanan sa gubat. C. Pagtatapon ng kayamanan sa dagat. D. Wala sa mga nabanggit. Palagay ko yung nariyan iyan sa mga pamimilian, kaya pumili na kayo. At sabi ko pa nga, ay baka iyon ay nasa pulilyo. Subalit, hindi na natin makukuha sapagkat nakuha na dun sa mga ibong mandaragit ng isa sa mga manggagawa at ginamit nila iyon upang sila ay magkaroon ng sapat na pangangailangan. Okay, kasampung bilang, ang dalawang nobela ay naging inspirasyon ni Puwang at ng iba pang revolusyonaryo sa kanilang ipinaglalaban. A. Emilio Aguinaldo, B. Andres Bonifacio, C. Jose Rizal, D. Wala sa nabanggit. Ay kilalang kilala na ninyo kung sino ang palaban talaga. At ngayon naman, dahil tapos na tayo sa pagtataya, dumako naman tayo sa pagdinilay o refleksyon. Kaya ang panuto ay, kompletuhin ang mga pahayag sa ibaba upang lahatin ang natutunan mo sa aralin. Ito ay inyo lamang dudugtungan. Naunawaan ko na, puwang. Napagtanto ko na, puwang. Kailangan ko pang malaman na, puwang. Kung ano yung natutunan ninyo mula sa simula hanggang ngayon at natatandaan nyo, yan yung idudugtong ninyo. At kung inyong makikita dito, lahat naman kayo ay may kopya yung mga nasa modular at saka online na ang LEAP o Learner's Packet. Makikita diya na mayroon kayong personal na pagtatasa sa level ng performance para sa mag-aaral. Babasahin nyo lang yung panuto mula dun sa gawain bilang isa hanggang gawain bilang walo kung nasa ang level kayo. Yung bagay star, may nakalagay doon kung bakit star ang ilalagay mo. Check at yung kasunod na ilalagay ninyo. At syempre, ako ang gumawa ng video lesson na iyan at sa halip naman na
Kayo pa ang magsaliksik ng mga nakalagay, ipinagsaliksik ko na kayo sa pamamagitan ng mga video recording para mas madali na kayong makapagsagot. Muli, sana ay marami kayong natutunan at naniniwala akong mas marami pa kayong matututunan sa mga susunod na linggo. Salamat sa pakikinig at ito ay inihanda ko ni Inang Rose and Dr. Michelle, Guro sa Pilipino, Gaitang Sampo.